Ngayon mga katrabaho, kahapon po natin siya na ahon ng hapon. Kaya alam, medyo ano pa siya, wala pa siyang konti. Pero may bumubukol na rin siya sa ano niya, mga pinaglalabasan ng ugat. Yung pinaka, meron po kasing pinakaatay to, yung pinakaatay nung ng binhi ng palay, meron siya. Doon po lulusot yung kanyang ugat, no? Kaya lang ito, medyo, ayan, yung kung nakikita nyo, yung parang puti. Yun po yung, doon po lalabas yung ugat. Yun po kasi tinatawag atay. Parang tao din yan, may atay din siya. Na kaya nga nabubuhay ang isang tao, puno, ay parang tao rin yan. Dahil may atay, may bituka, ganun din to mga katrabaho. Kaya yun doon sa pinakaparang puti niyang atay, doon po lumalabas yung kanyang ugat, no? Kaya lang gagawin po natin ngayon ay babasain muna natin, no, lahat po ng ating binhi. Bali ito po ay nasa 15 na kaban. Ang bawat 15 na kaban ho ay nasa 40 kilos lang siya. Hindi siya talagang eksakto na 50 kilos ang binhi ng binibili natin. Ngayon ang pagkabili po natin ng isang binhi ay nasa 1,100, no, bawat isang binhi. Ayan. Tapos siya po yan, babasain nga natin hanggang siya ay mabasa natin. Kailangan matanggal natin yung init ng binhi sa loob ng mismong palay. Tapos ay kakalugin natin siya o imimix natin siya uli para matanggal yung init. Para kumbaga hindi siya nakasiksik sa mismong loob. Yun po yung unang paraan ko na ginagawa namin na pagbababad ng binhi o pagpapatubo ng binhi ng palay. Ganun po. Ito, tatagya dyan. Wakan mo ako magano. Ito ka. Ito, lisa lang naman. Yung pinigyan niya talaga nga kahit hindi kaya malinis at tanong. May pwede kaya malabog yan. O yung variety kasi tayo. Kapag ito lang yung ano, kung ano yung gagawin. Palay ko pa! Baka maluto yan, hindi nyo. Kaya pala nga ka. Ito po. Kaya tapos pausam na lang. Ah, dapat nakatabakan na yan. Alay, ito na yan. Dapat talaga ito. Alay, pindutan. Yan. Kanina pa pala akong ano, kalakpan. Ini yang kaya. Ini yang kaya. Ini yang kaya.
Mumuldi na siya. Ako yung sinasabi ko yung puti, yung parang atay niya. Kumbaga nagmumuldi na yung ating binhi ng palay. Kung tignan natin kung 100% lahat ay tutubo, no? Pero alam ko minsan sa mga binhi yung ganyan, di naman meron pa rin siyang ano, magpapato. Kumbaga, yung binhi ng palay ay video mo si madam. Sasalita natin. Extra mo si nanay. May extra rin na din. Ganyan yun. Sa bukid. Thank you.
Trabaho na nabasa na natin, no? Tapos itatali na natin ngayon. Abang nagtatali po sila ay kinukuhanan po natin sila ng ano, video. Ayan, medyo may mga ting, ano, yung mga puti-puti. Kumbaga, yun po yung sinasabi ko sa inyo na dun po lalabas yung pinakaugat ng palay. Ayan, mga katrabaho, nagsanipwersa na para matapos na yung ating dinhi. Ayan, tapos ikakamada natin siya ulit, no? Tama na yun, no? Yung taas niya na, huwag mo ng taas para makulong natin. Ayan, tapos yun, ayan, kakamada siya ulit. Tapos, patakpan na naman natin siya ulit, no? Kukuluban na naman natin para mas maganda yung tubo, no? Tatakpan natin, ikakamada na natin. Ano na. Bali, ang sako po niyan ay nasa 15 na kaban. Ayan, mga katrabaho, natakpan na natin yung ating binhi ng palay. Ganyan po ang proseso ng ating pagpapatubo ng binhi. Kailangan talaga ay tinatakpan uli, no? Ulitin pagkatapos siyang nabasa. Kailan na ka ba kayo doon? Kinsya tay. 15 na kaban. Yan, pagkatapos pong binasa ay dapat siyang bigyan ng kumot dahil giniginaw sila niyan, mga katrabaho. Kaya, halit, watay, maigit. Tapos kung binasayan na linagyan na ng kumot dahil siguro ay linamigan yung ating palay, kaya yan, humingi po sila ng kumot, no, mga katrabaho, kaya nabigyan natin sila ng kumot. Ngayon na bago muna tayo umalis ay anguhin muna natin yung ating ano, yung ating bibe, no? Ilipat muna natin dun sa kabila o dun sa lalagyan, mga katrabaho, para maisalin natin yung bibe. Ayun, dun sa taas pala, Pedro, na natin yung mga manok dito kung napisa. Naubos na yata yung bibe. Ayun, oh, nabugok na. Isa, dalawa, ala, tatlo, ang ganun. Ano ko kung napisa yung itlog ng manok. Apat, no? Tayin muna natin.